Hi, good evening. Happy midweek service. Happy Wednesday evening. And napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Usong-uso ngayon yung ipatulfo mo. Meron tayong pag-uusapan sa Bible na siguro kung uso na si Tulfo noon, malamang pinatulfo na nung asawa niya yung ginawa sa kanya. Pero ang maganda sa story niya, kahit gaano ka-messy, pinakita pa rin ng Diyos kung gaano siya mapagmahal at how can He restore yung faith natin sa Kanya at how can He restore yung ating relasyon sa Kanya. So for tonight, syempre, welcome po sa aming unting simbahan, ang Los Angeles LA First Filipino Church of the Nazarene. And for tonight, the adventure continues. Pag-usapan uli natin yung favorite topic natin, si Paring Abraham. Genesis 12, chapter 10 to 20. It's about pushing faith to the limit. Let's open our Bibles to Genesis 12. In verse 10, it says, let me read it for you. There was a famine in the land, so Abraham went down to Egypt to stay for a while because the famine was severe. As he approached Egypt, he said to his wife Sarai, look, I know that you are a beautiful woman. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me, but will keep you alive. So then, tell them you are my sister, so that it may go well for me because of you, and my life will be spared on account of you. When Abram entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. When Pharaoh's official saw her, they praised her to Pharaoh. So Abram's wife was taken into the house of the Pharaoh, and he did treat Abram well on account of her. Abram received sheep and cattle, male donkeys, male servants, female donkeys, and camels. But the Lord struck Pharaoh and his household with severe diseases because of Sarai, Abram's wife. So Pharaoh summoned Abram and said, what is this you have done to me? Why didn't you tell me that she was your wife? Why did you say she is my sister, so that I took her to be my wife? Here is your wife. Take her and go. Pharaoh gave his men orders about Abram, and so they expelled him, along with his wife and all his possessions. Taas ang kamay. Raise your hand if you believe your wife is beautiful. Naku, lalo na kapag katabi mo ang misis mo ngayon, kailangan tumaas ang kamay mo. Ito yung mga kwento na nakakatuwang basahin, no? At nakakaaliw, pero kapupulutan mo ng napakadaming magandang aral sa buhay at pwede mong i-apply sa sarili mong buhay. At kung ito ay nangyari sa panahon na ngayon, malamang maipatulfo na ni Sarai si Abram. Mapansin nyo, nang tinawag si Abram ng Panginoon, Abram pa'y pangalan niya lang. At si Sarah, hindi pa Sarah, Sarai pa. Nung tinawag sila sa land of Ur, at pinapunta sila doon sa Canaan, mapapansin niyo na napakalayo ng kanilang lakbayin. From Ur, tumaan sila ng Babylon, Nineveh, kung saan nag-preach si Jonah, sa Haran, no? Hanggang sa Damascus, sa Aman, so Jerusalem. So ito yung tinatawag na promised land for Abraham. So, since nagkaroon ng famine sa kanila on the way, napunta sila, nagkaroon sila ng side trip sa Egypt. Dito yun, sa bandang baba. At mapansin nyo, sa side trip na to, nung panahon na yun, ang Egypt parang US, yung pinaka-powerful na nation. So, sila sumilong muna pansamantala
Mapansin niyo, sa side trip na yan, may nangyari na hindi kaanyaya sa pamilya ni Abraham. Ano ba yung mga dapat natin matutunan sa gabi na to? Tatlong bagay po. Una, matuto tayo sa mga life lessons from Abraham. Okay? Life lessons from Abraham. No? Kumbaga matuto na tayo sa mga tamang ginawa niya, matuto rin tayo sa mga maling ginawa niya. Number two, no? Dapat maintindihan natin how to avoid a faltering faith. Kasi talaga naman nung umalis siya sa land of Ur, ay talagang wow, kakaiba yung faith ni Abraham. Pero medyo sumablay along the way. Pero paano siya nakabawi? How to avoid the faltering faith para hindi na natin magkaya sa Abraham. And number three, how to recover when you find yourself in Egypt. Okay? So lahat tayo may pinagdadaan ng Egypt sa buhay. So paano pa tayo makaka-recover? Let's start. Sa life lessons, ang pwede natin matutunan sa buhay ni Abraham. Una, we need to understand na people of faith experience the same situation with other ordinary people. Do not claim na exempted ka sa paghihirap sa mundo, exempted ka sa COVID-19, exempted ka sa mga temptations. No. The only difference is you have a Lord and Savior. You have the Holy Spirit with you to teach you, to tell you, to guide you, to shepherd you, to give you directions on what to do and not to do. And you have the final say kung ikaw pa rin ay gagawin yun o hindi. So, we need to understand na if you are a person of faith, you will still experience the same situation kagaya ng mga ordinaryong tao na hindi tumatanggap sa Panginoon o hindi pa tumatanggap or ayaw nila sa Panginoon. Life lesson number two coming from Abraham. Okay, people of faith sometimes make mistakes. Somehow correlated siya sa number one. Pero specifically dito, i-highlight natin no, na talaga pwede tayong magkamali sa decision natin, sa pananaw natin, sa perspektibo natin. Pwede tayong magkamali na akala natin para sa kabutihan natin yung ginagawa natin, para sa kabutihan ng simbahan, para sa kabutihan ng kapatid natin. Pero minsan, mali pala. Sabi nga dito, it could be that the purpose of your life is only to serve as a warning to others. Wow, bigat nun. So dapat yung mistakes, let's take it as a part of life na hindi natin pwede maiwasan at pwede mangyari sa atin. Pero importante, kahit nagkamali tayo, isipin natin yung magandang perspektibo na pwede tayong bumawi. And number three, isang life lesson na maganda na pwede nating kapulutan sa experience sa Abraham. Under pressure, we need to pray. In Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petition, with thanksgiving, tell your request to God. Eh kung sana eh, famine ng problema, di sana nag-request at nag-pray na lang sila sa Lord. Eh napaka all-powerful ng Lord. Eh kaso they decided to make a side trip. Okay, so yun yung resulta. So pagka sinusunod natin yung sarili natin, kadalasan ang resulta hindi maganda. And in verse 7, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Nasaan yung peace of God sa puso ni Abraham during that time? Every night, yung asawa mo, alam mo na sa piling ng ibang tao. Nasaan yung peace of God doon, di ba? So, siyempre, napakasakit din kay Abraham. So, alam niya na mali yung decision na ginawa niya. In James 1:5, but if anyone is deficient in wisdom, ito sana, in-apply ni Abraham during that time. You should ask God, who gives all generously and without reprimand, it will be given to him. Kung hindi na-apply agad ni Abraham to, hindi siya nag-ask ng wisdom, sana sa atin, sa buhay natin, sa mga pagkakataon na medyo may mga crossroads, nalilito tayo, parang merong gray area yung ating decision. Ano ba to? White ba to or black? Or ang paningin natin ay gray, that's the time na dapat tumatawag tayo sa Panginoon and ask
for wisdom. So remember, under pressure, no, kung ikaw'y nakakaranas ng mga pressure sa buhay ngayon, we need to pray. Lesson number 4, no, sin is always a slippery slope. Mm-hmm. Balikan natin yung story. In verse 11, as he approached Egypt, he said to his wife, Sarai, look, I know that you are a beautiful woman. Ay, kaganda-ganda mo, Sarai. When the Egyptians saw you, they will say, this is my wife. This is his wife. Then they will kill me, but will keep you alive. So then, tell them, you are my sister, so that it may go well for me because of you, and my life will be spared on account of you. Nasaan na dun yung I'm willing to die for you, my love? Diba? Hindi. Nandun yung selfishness. Gusto niya ma-spare yung life niya. Diba? Well, so, dapat kasi ang Panginoon is willing to die for us kasi mahal niya tayo. Tayo mga husbands, kumbaga, ako personally, you over my dead body before you get my wife. Something like that. That's my principle. No, I need to protect my wife. I need to make sure na he feels secured all the time. And I'm willing to give my life for her. So dapat ganun yung attitude ni Abraham. During that time, ang problema, nangibabaw yung selfishness. That's why sin, minsan di natin napapansin na nagsisin na pala tayo. Nakala natin para sa kabutihan ng pamilya natin. Kasi sin is always a slippery slope. Pwede kang mukhang kanya-anyaya, pero pwede kang madulas. Lesson life lesson number 5. The pain of the reaping always exceeds the pleasure of the sowing. When Abraham, in verse 14, entered Egypt, the Egyptians saw the woman was very beautiful. When Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh. So Abram's wife was taken into the house of the Pharaoh, and he did treat Abram well on account of her. Abram received sheep and cattle, male donkeys, male servants, female servants, female donkeys, and camels. Wow, ang dami niya na-receive na regalo. Talaga naman, di ba? Pleasure of the sowing. Pero there is pain of the reaping, and it always exceeds the pleasure of the sowing. Kahit ano yung binigay ni Pharaoh, hindi niya pwede na mapantayan yung pait at sakit na kinuha yung asawa mo. Malamang nga na ipatulfo na si Pharaoh at na ipatulfo na si Abraham kung ito yung ganitong panahon. Nakatawa kasi, di ba, yung mga nangyayari sa mga ganun-ganun. Nag-aaway sa TV, mga dito, yung mga Jerry Springer, yung kay Dr. Phil, mga kumbaga, mga mess nila, dilalabas sila sa TV, yung mga 30 linens, kumbaga, kung sino yung tatay, madaming bagay, no? Pero, hindi pala bago yung mga scandals na yan. You know? Panahon pa ni Abraham, meron na rin palang ganun, na kumbaga, nakakahiya, nakakalungkot, na ang pangyayari sa buhay. Alam nyo, the pain of reaping always exceeds the pleasure of the sowing. There are 4 consequences of Abraham's sin that we need to realize. Number 1, isang consequence, no? Kasi ito yung pain of the reaping. Eh. Isang consequence, yung intimacy niya with God was shattered. Kasi ang ganda ng simula niya, man of faith, father of faith, in fact, no? Daming promises na binigay sa kanya, Lord. Maring ikaw, na-experience pa rin yan. No? Ganda ng simula mo, daming promises, and Lord, biglang, boom, kamali ka. And then, the consequence, just like with Abraham, your intimacy with God was shattered. Number 2, your self-respect was lost. Ganun yung experience ni Abraham. Number 3, relationships were damaged. Obviously, no? Matutuwa ba naman si Sarai sa kanya sa ginawa niya? And number 4, testimony was destroyed. Yan, nasira yung credibility ni Abraham bilang isang leader. No, kagaya natin mga Kristiyano, hinihintay lang na napagkakataon ng enemy at dito siya nag-focus to destroy your testimony. Kasi pag na-destroy niya yung testimony mo, okay,
pwede niyang ma-destroy yung integrity ng Panginoon mo. Sometimes kasi sinisisi natin si devil sa ganito, sa ganyan, si ganyan, sa ganito. Alam mo, most of the time tayo may kagagawa nun. Sabi nga, ay hindi na komunismo or satanismo ang problema sa mundo. Ikaw na mismo. So, ikaw nagdadala ng problema sa buhay mo. Hindi yun ang focus ng enemy. Hindi yun lahat na isinisisi mo sa kanya. Dahil madalas, ikaw yung may dahilan. Ang pinaka-focus niya is for you na ma-destroy yung testimony mo. Pag na-destroy yung testimony mo, walang maniniwala sa iyo. Evangelism will be dead. Discipleship will be dead. Great Commission will be dead. Life lesson number 6, God never quits on us. Ito naman yung maganda. Ito naman yung redemption, di ba? In verse 17, but the Lord struck Pharaoh and his household with severe diseases because of Sarai, Abram's wife. Now, Abram was wealthy in livestock, silver, and gold. Let's jump to Genesis 13:2. It's called grace, a picture of heaven. So, sablay na si Abraham, maliling decision niya, ang sama na nangyari sa pamilya niya. Pero ang ginawa ng Diyos, in-equalize niya. Okay? Ginawa niya, nagpadala siya ng severe diseases doon sa household ni Pharaoh para palabasin si Sarai. Kaya hindi yung nangyari during the time of Moses, nagpadala ng plague si Lord sa Egypt. At the same time, no, yung mga firstborn na matay. Kumbaga, after nun, niredeem niya yung Egypt, I'm sorry, Israel, at sa kwento naman ni Abraham, niredeem niya yung family ni Abraham. Now in verse chapter 13:2, now Abraham was wealthy in livestock, silver, and gold. Pero mo, sumablay ka na, namabas ka pa mayaman. Ganun ang Panginoon. Kahit na nagkamali ka, at na-realize mo na mali ka, at tumingi ka ng tawad, at nag-repent ka, and you turn around from your sins, He will bless you. Maraming tao, di na dapat ma-deserve mag-bless dahil sa maling ginawa nila. Pero, totoo yung kanilang repentance, binibless ng Panginoon. Kung gusto mo ma-experience yan, accept Jesus as your personal Lord and Savior, and He will bless you in all areas of your life. It's called grace. No? Ito yung hindi mo hinihingi, hindi ka dapat sa'yo, pero binibigay sa'yo bilang regalo para hindi mo pwedeng ipagyabang. It's a picture of heaven. So, natapos na tayo sa life lessons of Abraham. How about, let's talk about number 2 topic natin, how to avoid a faltering faith. How to avoid the faltering faith, no? Ano yung pabago-bago, padaskul-daskul na pananampalataya. Okay, number 1, you need to understand the nature of famines, no? During the time nagkaroon ng famine, yung nagkaroon ng tagutom, kaya napunta sila sa Egypt. Okay, sa buhay natin, meron din na tinatawag na famine. Okay, ito yung spiritual famine. So, ito yung tinatawag na kung saan parang walang Diyos, kung saan na parang di tayo inaalagaan ng Diyos, kung saan na parang ang bigat-bigat ng temptation, na gusto mo nang bumigay, or bumigay ka na at nagkasala ka. These are famines. But you need to understand the nature of famines. Okay? In James chapter 1, verse 2, my brothers and sisters, consider it nothing but joy when you fall into all sorts of trials. Because you know that the testing of your faith produces endurance, and that endurance have its effect, have its perfect effect, so that you will be perfect and complete, not deficient in anything. So, the nature of famine is that you need to look at it as a perspective that this is a trial na hindi naman binigay sa'yo dahil hindi mo kaya. It's a trial for you, no? But it's a training for you to be more strong in faith. Now, in Joshua 1:9, I repeat, be strong and brave. Don't be afraid and don't panic. For I, the Lord your God, am with you in all you do. Saan ka pa? Diba? Ano pang kailangan mo? So sinabi na mismo na ang Panginoon sa atin, the Lord your God, for I, the Lord your God, am with you in all you do. Don't be afraid. Huwag kang magpanic. No? Be strong.
and be brave. So, huwag dating katakutan ang mga famine sa buhay natin or mga spiritual na tagutom. In Romans 8:28, tandaan mo, ito yung sinasabi ng all things work together for good. Okay? And we all know that all things work together for good, para may kasunod, for those who love God, who are called according to His purpose. Okay? And this applicable sa lahat. For those only who love God and who are called according to His purpose. So, if I were you, accept Jesus as a personal Lord and Savior. Taste His love. Taste His goodness. At maiintindihan mo. At magkakaroon ka ng conviction pag sinabi mo, I love the Lord. And this, Romans 8:28, will be applied to you. Okay? Number two, how to avoid faltering faith. You need to review often the consequences of sins. Ano ba nangyari sa akin? Bakit ito? Alam mo yun, you need to learn doon sa mga past sins mo para hindi na magpaulit-ulit. Okay? Number three, stay at the altar. Ibig sabihin, gumawa ka ng altar kahit nasaan ka. Hindi physical altar, but you put yourself in the presence of God. Number four, need to trust in God's plan. Okay? Kahit na, si Abraham, may plano ang Diyos. Medyo nag-side trip siya, pero ibinalik siya ng Diyos doon sa pathway na yun. Next time, para to avoid yung mga side trips sa buhay, to avoid yung pagpunta po sa Egypt, you need to trust in God's plan. Even it doesn't make sense, you need to trust in God's plan. Philippians 1:6, for I am sure of this very thing, that the one who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. That's why ako, I trust God's plan. Minsan, nagpupunta rin ako na Egypt. Minsan, nagpa-faltering faith din ako. Pero, I make sure to go back and with the help of God, kagaya ng experience ni Abraham, and matuto at to trust in God's plan. Pinag-usapan natin, what are the life lessons that we can learn from Abraham? Number two, how to avoid the faltering faith. And number three, how to recover when you find yourself in Egypt. No. Paano ba tayo makaka-recover? Kung makita natin yung sarili natin na, nako, nasa Egypt na ako, ito yung side trip ng buhay ko sa pananampalataya ko. Number one, you need to depart from sin. John 8:11, she replied, no one, Lord. And Jesus said, sorry. No one, Lord. And Jesus said, I do not condemn you either. Go from now on, do not sin anymore. No? So, ito yung classic, very classic na na scenario na sabi ng Lord, oh, meron pa ba na gustong malakid sa'yo? Gustong sumisi sa'yo? Sabi niya, wala na po, Panginoon. Di rin kita kinakondem. Ito yung pinaka-importante yung sinabi. Do not sin anymore. Okay. Pinatawad yung babae na to. Tayo rin sana pag pinatawad, let's avoid to sin anymore. In 1 Thessalonians 5:32, stay away from every form of evil. So, sabi nga, anticipation, prevention is a good cure, no? Noon sa kasalanan, sa evil. So, pinakamaganda, stay away. Okay? Alam mo na mahina ka dyan, stay away. Mahina ka sa casino, huwag ka na mag-ligid sa casino. Hindi mag-buffet lang ako. Ngayon, nakaupo ka na dun. Nahook ka na naman. Nagpatalo ka na naman ng $5,000, $10,000. Alam mo, mahina ka sa pag-inom. Huwag ka na umupo kung saan. Pwede ka matagayan. Alam mo, mahina ka sa mga bebot. Huwag ka na mag-flirt. Okay? So stay away from every form of evil. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, we must get rid of every weight and the sin that clings so closely, and run with endurance the race set out for us.
Number two, return to your altar. Anong ginawa ni Abraham? Tignan natin, mag-jump tayo sa Genesis 13:3-4. And he journeyed from place to place from the Negev as far as Bethel. He returned to the place where he had pitched his tent at the beginning between Bethel and Ai. Verse 4, this was the place where he had first built the altar. And there Abraham worshipped the Lord. So, sa isang lugar na ilang, he worshipped the Lord. Kapag nagkakasala tayo at nire-recover tayo ng Panginoon, kahit na ilang yung lugar, worship the Lord, return to your altar. And number three, this is very important, trust in God's grace. Alam niyo, ang grasya ng Panginoon, napakaganda, napakalawak, napakamapagmahal, na talagang ang hirap i-explain. Na ito lang yung, sabi nga nila, the best in life or the good things in life are free. Ito kasi free. No? Sabi nga nila na kapag if it is good to be true, it is not true. Ito lang yung exemption na talaga saksakan ng ganda pero totoo. Okay? So, yun po. Maraming po tayong natutunan sa buhay ni Abraham. Let us be reminded to keep on pushing our faith to the limit for the Lord God. I'd like to pray for you if you are that person na naka-experience or nangi-experience ngayon yung mga na-experience ni Abraham na talaga namang tinawag pagkatapos boom, 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 nagkaroon ng faltering faith pero nakabangon tayo sa tulong ng Diyos. Pwede pong mangyari sa inyo yan. At kung ikaw naman hindi pa kilala ang Panginoon, pwede mo siyang makilala kagaya ng pagkakilala ni Abraham sa kanya. And let the adventure in your spiritual life continues. Heavenly Father, I thank you for this beautiful evening. I thank you for your word. I thank you for reminding us about the life of Abraham, about so many life lessons that we can learn from him. Thank you for reminding us that we too, people of faith, can make mistakes. We too, people of faith, Lord God, can, you know, have this faltering faith. But as people of faith, in your promise, Romans 8:28, all things work together for good for those who love you, those who are called according to their purposes, Lord God. And we are those people, and we claim that promise that you will retrieve us, put us back in the right direction. Lord, I pray, Lord God, that there are people here who want to accept you as their personal Lord and Savior. Just follow my prayer to God. Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. I dedicate you my life. You are my commander-in-chief. You're my I am your servant. You are my master. You are my Lord. You're the King of Kings and the Lord of Lords. I accept in my life. Create a miracle in me. Allow me to experience the adventure of faith. Just like with Abraham and just like with all other Christians, Lord God, with all other believers. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maligayang araw po ng Miyerkules ng gabi. Happy midweek service. God bless you. This is your LA First Filipino Church of the Nazarene. We'll see you on Sunday. God bless. Bye.